What's up mga ka-everything? This is your Inday Leia. Panibagong araw, panibagong vlog tayo. Ang ibabahagi ko sa inyo, para siya ang gumawa ng move o paraan upang bumalik siya sa atin. Para ito doon sa mga naiwanan, nagkahiwalay, or matagal nang naghiwalay pero ninanais pa rin nating bumalik sa atin. So anyway, bago ko simulan, mag-disclaimer muna tayo. Ito ay para lamang doon sa mga taong bukas ang isipan sa mga ganitong pamamaraan. Malaya kayong mamili ng mga videos na nais nyong panoorin at pakinggan. Kung ayaw nyo ang video ito, ay mag-exit po na lamang kayo. May kalayaan tayong mamili kung ano ang dapat natin pakinggan at panoorin. So, kung ayaw, di mag-exit po na lamang. So, ang ritual na ito ay para doon sa mga taong nagka-cry-cry dahil nagnanais na bumalik ang ating mahal sa buhay sa atin na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan na nauwi sa isa, dalawang buwang pagkakahiwalay hanggang sa natuluyan yun and ninanais natin bumalik. So ito yung ating mga gagamitin. Huwag na tayong pagpaligoy-ligoy pa. Ito yung mga gagamitin natin. Kung may mga kandila kayo, mas makulay, mas maganda, para ganado kayong gumawa, kailangan ay seryoso kayo. And talagang gusto nyo itong gawin. Kung meron kayong pag-aalinlangan, ay ipagpaliban nyo po muna. Marami pa namang araw na darating. So, kandila, maganda na kayo ng tubig. Na bakante muna yan, pero may tubig na. Garapon ito, marami naman dyan makukuha nyan. And meron, mas maganda, mas gusto ko yung kalamansi. Kung meron kayong kalamansi. Kung wala namang choice talaga, so lime na lang ang gamitin nyo. Dito sa US, walang kalamansi akong makita. And papel, ihanda nyo na yan. And isang piraso lang ng dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel is malakas ang pang-akit nito sa lahat ng iyong hihilingin. Kung inyong papansinin, ito ay madalas na ginagamit sa lahat ng kaparaanan. So, ano ang ating gagawin? Ito ay gawin natin para siya naman ang gumawa ng paraan at siya yung maging habol na habol sa inyo. Ito ay gawin natin sa magandang intention, magandang pamamaraan, magandang hangarin, ika nga. So, ang papel na ito ay gumawa kayo ng dalawang papel. Kahit maliit na lang yan, so dalawa. Yung walang sulat ha, yung walang sulat kasi ito may sulat na kuha ko. Walang ito, bakante yung harapan pareho and sulatin mo yung pangalan yung dalawa, yung totoo ha, kahit wala ng middle initial. So halimbawa, Leia. Buuhin nyo ha, buuhin and yung pangalan ng asawa ko. So kahit alin dyan ang mauna. So, halimbawa niyan, Leia, tsaka yung pangalan ng asawa ko, tsaka yung apelyido. So, pagkagawa nyo, tupiin nyo na yan, diretso, ihulog nyo dyan sa garapo na yan. And dito sa pangalawang papel, isang punuin nyo lang ito kung ano yung gusto nyong mangyari, yung hinihiling nyo, isulat nyo dito. Yung mga ninanais nyo, yung makahulugan, puro magaganda lamang at positibo ang ating gagawin. So halimbawa, nagsulat ka na dyan, punuin mo yan and tupiin mo rin siya and ihulog mo dito sa papel. Ihulog mo dito sa tubig, hindi pala sa papel. So, ang ilalagay mo dito sa dahon ng laurel ay ang kanyang kapanganakan lamang. So, kanyang kapanganakan lamang at initial ng kanyang pangalan at apelyido. Initial lang, capital letter yun. So, halimbawa, February 14, 1972. Tapos, ang papangalan ko, Leia, so Leia, L lang. And B, ang apelyido ko, Boykay, so B lang yan. So, nandito na siya. Ito ngayon, ang kalamansi man ang ginamit nyo ay hiwaan nyo dyan. And dito niya siya iipit para hindi siya humiwalay, bagkus ay lumapit ng lumapit sa inyo. And ihulog nyo yan dito sa garapo na nandyan ang pangalan yung dalawa at yung iyong kahilingan. So ayan. And before nyong simulan ito ay sindihan nyo ang mga kandilang yan. Lahat yan,
para maging magana ang inyong paggawa. Limbawa, ayan. Kailangan masindihan nyo yung namatay. Masindihan nyo yung apat sa isang stick lang ng ano. Kada isang sindi na mamatay. So, nasindihan nyo ang kandila. Dito na kayo magsimula. Gawin nyo ito sa araw ng Martes o kaya araw ng Biyernes. And, pwede sa araw ng Martes, pwede sa araw ng Biyernes nyo simulan. And, una, ang inyong gagawin. So, itong pinaglagyan ko ay ilayo na natin yan. Yung plato na yan. So, nandyan, depende sa inyo kung anong gusto nyong ayos yan. Basta't nandyan sa harapan mo. At ito'y sana gawin mo ng talagang sulo mo ang mundo. So, di po ba magana ang paggawa ng ito? So, Martes, kung Martes mo sinimulan, kahit anong oras, mas maganda ito sa hapon or bago ka matulog. Tawagin mo ang kanyang pangalan kung ilang beses mo gusto ay pwede. Yung tipong nandyan sa ang mga nakasinding kandila na yan at dito sa garapong yan. So, pwede mo ito siyang hawakan ng kanang kamay. Pwede naman mag-concentrate ka. Pwede nga para lang bang naglalaro ka. Ngunit taimtim yung iyong hangarin na maayos ang iyong ninanais doon sa eksakto mo ng nais mong mangyari. So, tinawag mo ang kanyang pangalan and then magdasal ka. Tagalog man yan, Bisaya, Bicol man yan, yung dasal mo, pwede po yan. And Our Father, pwedeng-pwede. And bahala ka na kung anong dasal ang gusto mo or nais mo. Bisaya nga, pwede, Bicol, pwede yan. And pagkatapos mong magdasal, doon mo na, yukuan yan. And humiling ka sa Panginoon dahil lahat ng hinihiling mo sa Panginoon, lahat ng hinihingi mo, lahat ng ibinubukas sa bibig mo, lahat ng binibigkas ng bibig mo, ang Panginoon ay nakikinig sa'yo at yun ay ibibigay sa'yo. Magdasal ka lamang. Gawin mo sangkap ng iyong buhay ang pagdarasal. Kaunting panahon lang kung igugugol nyo. So pagkatapos mong gawin yan, patayin mo lahat ang kandilang nakasindi na yan at pagsamasamahin mo. So patayin na yan lahat. Pagsamasamahin mo yung kandilang yan at pati rin ito, takpan mo lang ito ng tela or papel man. And kinabukasan, hindi mo na kailangan mag-prepare uli nito. Kukunin mo lang ito at sindihan mo yung mga kandilang yan. And then magsimula ka na naman, tawagin mo yung kanyang pangalan na para bang nandyan sa mga kandilang yan at dito sa loob ng mga ng garapong ito. And ganun uli. Ganun at ganun ang inyong gagawin. Siyempre, ang iyong hinihiling ay paiba-iba yun. And tipo bang nakikita mo siya dyan sa mga nandyan sa harapan mo. Hanggang makapitong araw ka. Pagtapos ng pitong araw, ano ang iyong gagawin? Ang kandilang ito ay pwede nyo pang gamitin sa susunod nyong gagawin. At ito naman ay pwede nyo kung may halaman kayo, pwede nyo itong ibaon doon sa halaman. Kung wala naman, ay tanggalan nyo ng tubig at ilagay nyo kung saan nyo gusto sa loob ng bahay. Or sa labas ng bahay, pero pangkaraniwan yung mga nasa ibang bansa naman, ay ilagay nyo saan sulok ng bahay, saan sulok ng iyong kwarto na sana walang makialam. Balutin nyo ng tela, balutin nyo ng plastic, ay pwede po yan pagsamasamahin nyo hanggang sa nasira na yung lime na ginamit natin. So, hayaan mo lang siyang masira. So, hanggang doon lang, hanggang sa umalis ka na doon sa kinatitirhan mong yon. So, sana makatulong ito doon sa mga may problema na nagkahiwalay and ninanais nyo pang mabuong muli. So, yung matagal nang naghiwalay, so gawin nyo lang to ng gawin and para siya naman ay maging
hindi ba mapakali yung para bang ano ba ang nangyayari hanggang sa maisip niya na meron siyang kasalanan or meron siyang dapat ayusin. So yan mga guys, lalo na sa mga kababaihan tulad ko, alam ko mahina, marupok tayo dyan, hindi natin minsan kinakaya, but sana maging brave tayo. So magdasal lang tayo, yan ang sandata ng buhay natin, ang Panginoon. So I hope na makatulong and maging matapang na harapin ang problema, dahil ang problema na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ibinigay niya yan dahil may solusyon. Maraming salamat muli. This is Leia again, ang inyong Indaiba. Thank you again and mabuhay, mag-ingat ang lahat sa atin.